Hey mga karuba, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay gusto kong i-share sa inyo ang simpleng recipe ko na sinigang na baboy. Ang aking mga sangkap karuba ay napakasimple lamang. Dalawang pirasong kamatis, kalahating sibuyas, white onion, tapos dalawang biging bawang, radish, isang radish, tapos bok choy. Yan po ay parang pechay. Yan lang ang aking sangkap kasi yan lang ang aking gulay. Tapos, ang gagamitin kong baboy is dalawang pork chop. Dahil yan lang ang aking nabili. Yan ang aking stock. So, let's start. Una, painitin natin ang kawali bago natin lagyan ng mantika. First, lagyan na natin siya ng mantika. Konting mantika lang para hindi siya magiging oily. Painitin natin siya ng konti. Lagyan natin ang bawang. Natin ang sibuyas. Sa pagsisigan ko ng baboy, madami pong paraan. Pwedeng magsinigang ka ng baboy na walang kamatis. Pwede rin ganito. Sunod ang sibuk. Kamatis. Dahil overripe na yung kamatis ko sa ref, kaya naisipan kong ganyang luto ang gagawin ko. Kasi sayang naman kung ma-overripe lang siya hanggang sa mabulok. Eh, sayang. And then, pwede na natin ilagay ang pork. Then, takpan natin hanggang sa kumatas yung mga ingredients niya. Dinamihan ko siya ng sibuyas na puti kasi mas gusto ko yan kaysa yung pula. Kasi yung puti, manamis-namis siya. Tapos yung kamatis naman, dagdag asim na yan sa ilalagay ko mamayang pampaasim. Itong aking bok choy, lahat ng gulay sa akin, ibinababad ko muna siya sa may asim kasi madami silang ginagamit na pesticides para yung gulay is hindi madali siyang malanta para maging sariwa siya lagi sa mata ng tao. Kaya much better na hugasang mabuti tapos lagyan mo siya ng asin pagka bago mo siya lutuin para safe. So, nagtatas na yung ating mga sangkap. Pwede na nating ilagay itong labanos. At dagdagan siya ng tubig.
takpan natin siya at antayin natin lumambot yung ating pork tsaka labanos. Masarap. Yummy. Wow, ang bango. Ang bango niya, Karoba. Konti pa. Medyo matigas pa yung ano niya, yung radish. Konting palambot pa. Lagyan siya natin ng konting asin. Tapos, lagyan siya natin ng sampaasim, sinigang sa sampalok. Lagyan natin siya ng konti para yung sabaw niya is masarap-sarap, masim-masim. Ito ay sinigang with gabi. Kaya yung magiging soup niya mamaya is malapot-lapot kahit wala siyang ano, wala siyang gabi. Diba? Sabaw pa lang to sa akin. Ulam na. All in one. May ulam ka na. May sabaw ka pa. Diba? Masarap. Tikman natin. Mmm. Tama lang yung asim. Yummy. It's time to put the bok choy. Lagay na natin yung gulay. Alam nyo, Karoba, sa dami nito. Abutin na naman sa akin to ng tatlong ulaman. Dahil wala akong kasama, mag-isa lang ako. So, rihit-rihit na lang. Sayang naman kung itatapon siya. Ako hindi mahilig magtapon ng pagkain. Kasi binibili natin to eh. Isipin natin, madaming walang kinakain. So, imbes na itapon mo, at pwede pa namang iulam, itabi mo na lang siya, tapos irihit na lang ulit. Antayin natin kumulo ng konti, maluto yung gulay, and then, it's time for kainan! Masarap-sarap humigop ng mainit-init na maasim-asim-asim na sabaw. Mmm, yummy! Parang nasa Pilipinas lang ako. Ngayon ko lang mararanasan to kasi wala pa akong amo. Hanggat walang amo, lutuin kung anong gustong makain. Kaya pag dumating ng mga amo, hindi natin alam kung anong meron. Kaya samantalahin habang walang amo, i-enjoy yung sarili. Mahirap na kahit may amo pa, mapagbigay sa pagkain. Kung ano yung kakainin nila, yun din ang kakainin mo kasi mostly, ang ginakain lang naman nila is fry-fry lang na gulay, steam na mga karne, ganun. Mga stir-stir fryer lang. Hindi ba katulad sa atin na kahit anong mga gulay, sari-saring gulay, basta masarap. Yung mga bulang lang, ganun. Mga gisa-gisa na may mga sawg-sawg na mga tinapa. Yun, ang sarap kumain. Tingnan natin kung luto na yung gulay. Wow! Sarap! Sob na naman ang pagkain ni Konyang. Sarap!
Luto na ang aking simpleng sigang na baboy. Yummy! Kahit ang sahog lang niya is bok choy, tapos labanos, tapos yung pampalasa niyang kamatis, bawang, sibuyas. Sold na ang tanghalian.